Kung hindi ka siya, huwag niyo pilit. Sasaktan lang kayo. Hello guys, magandang araw. Welcome ulit sa ating channel. No, sa mga bago pa lang, no, sa mga ngayon lang nakapanood ng aking video, ako si Dixie, isang public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Currently, ang business ko is digital printing, no, na nandito rin sa bahay, sa aking munting shop. No, at ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-disassemble, maglinis ng system unit. No, baka meron kayong mga computer sa bahay, kagaya nito, na hindi na lilinis, no, madali lang siya gawin. No, ang kailangan natin ay una, syempre pambukas, screwdriver, no, baka kailangan rin ng pliers, brush, kahit anong brush, pero ito paint brush, mas okay kasi mas smooth. And ako gumagamit ako ng ito, portable vacuum, no. So ito nabili ko lang, mura lang to. Nabili ko lang din sa Lazada ata, no? Hindi ako nagkakamali. Saka ito, guys, meron siyang mga bala, no? Ito meron siyang pang-computer, no? Maliit yung kanyang panghigop na may kasama na ring brush. At kaya binili ko to kasi nagagamit ko rin siya panlinis, no? Ito meron siya nito. Ito. Ayun. Saka ito, yan. So pwede mong i-connect lang yan, no? Madali lang siya gamitin, no? At pwede mo na siyang gamitin pan linis. Yan. So maraming purpose yan, kaya binili ko na rin, no? At isa pa, pwede rin tong blower, no? May function din to na kabilaan. So ito yung magiging blower niya pagka binuksan mo to, itong harap. Ayan. So pag tinanggal mo to, magiging parang blower na to. No, pwede mo gamitin sa buhok. Pag bagong ligo. Ayan. So, ayan. To gagamitin natin to mamaya. Ayan. Okay, habang ano, bibigyan ko na rin kayo ng tips, no, kung paano gamitin. Kung paano mag-troubleshoot, no, nitong ating computer. So especially kung kayo ay naka-encounter ng problema, example walang power, no, walang display, no, yun ho ay napaka-basic lang na problema. No, minsan kala mo wala lang problema, pero minsan ay basic lang pala. No, at di na natin kailangan gumastos ng malaki sa pagpaparepair. So, ang halimbawa ho dyan, eh, itong bawa, walang power ito, no? Kagaya ho sa, parang ang technician, no, kasi tayo mga technician is parang doktor rin, no? Sa mga ganitong bagay, no? Hindi kaya lang sa tao. Pero kagaya ho nang napansin nyo rin, kapag nagpa-check up tayo, halimbawa masakit yung ulo nyo, hindi naman agad-agad, buksan yung ulo nyo at operahan, no? Ang una muna dyan is i-check muna kayo ng doktor kung meron ba kayong mga simptomas, no, nung sakit na yon. Hindi ka agad yun magja-judge na, sige, operahan na natin yan. So kagaya rin dito, guys, na una nyo i-check is yung kanyang power cable. So meron ako dito. Ayan. Power cable. Bit lang. Kunin natin. Ito na. Ito yung ating pinaka-power cable. No? Itong power cable, nilalagay natin to dito. Oh, dito. Yan. Minsan, meron ding ibang klaseng power cable. No? Yung parang female type. Ito kasi male. No? Siya yung sinusok-sok. Yan. So ayan, so kalimitan, kapag ka walang power, ito muna i-check nyo. So hanap tayo ng ganito, ibang sa iba nating computer or
yung mga ibang appliance natin sa bahay, meron din ganito. No? Ang titingnan lang ninyo dito ay yung kanyang voltage, kung match ba siya dito, no? Yun ang kailangan yung masigurado. Meron naman yan nakalagay andito sa ano. Ayan, kulay white. No, may nakalagay yan kung ilang voltahe ba. To 300 volts. No. So kapag ka 300, no, kailangan match din yung inyong iyan, no, para hindi kayo magka-problema. Kailangan match yung inyong ipapalit. No. So bago kayo mag-judge na may problema yung inyong loob, dun muna, test muna natin yung cable. No, kapag ka wala, next doon na reason kung bakit walang power is itong power supply. No, ito mismo. Yan. So may way din yan para i-test natin yung ating power supply, no. Meron yung madali ang pag-test, no. Gagamit na kayo ng paper clip and ilalagay niyo dun sa, meron tutorial sa YouTube yun kung paano. No, kung paano, kung saan kulay niyo ilalagay yung paper clip, paanoorin niyo na lang. Ayan. So, yun yung pinaka primary reason, no, kung bakit walang power yung ating computer. No. Kapag wala naman display, no, ang sunod, ang una din natin i-check, cable pa rin, no, sa labas pa rin tayo magsisimula. So ito yung ating halimbawa ng video cable. Ito ay VGA cable. No. Sa ngayon meron na rin HDMI, no? 'Yun yung pinaka-common. So baka 'yun yung may problema. Muna, no, test tayo, hiram tayo ng ibang katulad ng inyong gamit na video cable, no. Tsaka mapapansin niyo naman kapag ka nagbi-blink yung monitor, no, naka-on na, may power yung ano niyo, system unit, pero nagbi-blink yung monitor, no. Ang either na problema doon is memory nyo or yung RAM or yung video card nyo. So mamaya papakita ko rin yung mga parts na yon, no, para maunawaan nyo. Wow! Pero kung kayo dati nang nakabukas nito, alam nyo na yung mga pinagsasabi ko. Ang unang gagawin nyo doon, kapag ka walang power, ay i-ano nyo, kunin nyo yung memory, no? Yun lang, buksan natin. Buksan natin para makita nyo. Okay, so ganun lang. Tatanggalin lang natin yung dalawang screw. No? And meron tayo ditong para sa fan. Ayan. Tatanggalin ko lang yun. Ito yung ating memory, no? Ito yung RAM. So kalimitan, no, bawal to hawakan sa dito sa mga metal parts, no, yung mga chips. Kasi nga meron tayong static electricity sa ating katawan, no. Ayan. So ang ginagawa ko lang dito, ginagamitan ko ng eraser itong gold na 'yan, no. At kadalasan gumagana na siya. No, kapag wala akong eraser, yung damit ko na lang. Yung likod ng damit, no, yun yung pinandidinis. Kasi meron tong mga parang carbon particles, no. May mga carbon particles to na dati nung kinakausap mo. Nagbo-vlog nga. Yan, may mga carbon particles to na yun yung dahilan kung bakit hindi na siya nagbo-boot, no. Kasi ito yung isa sa parts ng computer na pinaka ang function niya talaga is para sa makapag-boot ang computer. So kung may problema to, hindi mag-i-start yung computer. No, kung hindi gumana 'yon, yung pag-scratch mo, no. Meron pang sunod na suspect diyan. Kung meron kang video card, no. Kung may video card ka, ito naman 'yon. Yan, video card ito. No, alam niyo na 'yon, yung para sa video, no. Ang ano naman doon is pwede papalitan nyo yan, no? No, kapag wala pa rin, papalitan nyo na to. Kapag paano tang i-test, no? Paano natin matitest yung video card? So tanggalin nyo siya, no? Tatanggalin nyo to, may screw lang yan, tanggalin,
And then dito kayo mag-connect. No? Kapag kami video card kasi, dapat dito tayo magko-connect. Dito tayo magko-connect nito. No? Dito. Pero kung ite-test mo kung siya yung problema, syempre tatanggalin mo siya. Ilagay mo dito sa built-in. Ito naman yung built-in sa motherboard. No? Kaya dito natin ilalagay itong ating cable. Kapag ka gumana, meaning to say, may problema yung ano natin, no, yung ating video card. Kasi ginawa mo na yung sa RAM, memory, no, pero wala pa rin. Ni-scratch mo na, wala pa rin. Nag-ano ka ng video card, ni-scratch mo rin, wala pa rin. Tinanggal mo, gumana dito. Meaning to say, may problema yung iyong video card. No, so papalitan mo na 'yon. Kung 'yon ay gumana siya nung tinanggal mo, no, video card 'yon. Kasi yung memory mo, meaning to say, nag-start yung computer nang walang video card, yung memory mo is okay. So 'yon. No, ganun lang kasimple, no. 'Yun yung mga pamamaraan para hindi na tayo gumastos sa pagpapaayos nito. Kung mga ganun lang yung problema. No, pero kung mas kung ginawa nyo na yon yung ganong paraan at hindi gumana, ay ano na, no, may ibang problema na yon. Kailangan na nating dalhin sa technician, no, para matest nila, no, kasi may mga ibang gamit pa para matest, no, yung ating computer, no, kagaya nito. Yan. So ito naman ay sa halimbawa ng tester. No. So ito ay pang-test ng mga boltahe, no. Lalo na kung ang problema ay power, no. Kung walang power yung ating desktop or laptop, no. Okay, so yun lang guys, at sana may natutuhan kayo dun sa basic tips natin, no, sa pag-troubleshoot ng computer. At panoorin niyo na lang yung video nito kung paano ko i-disassemble. At the same time, ay ibalik ko mamaya kapag tamalinis na. So, yun lang muna guys ngayon, no, yung kung paano mag-troubleshoot ng computer. Kung nagustuhan mo yung ating video, ay isubscribe mo na yung ating channel. No, kung meron kang natutuhan, ay i-comment mo sa baba, no, para malaman ko rin na meron kayo natutuhan. Kung wala, okay lang din, mag-comment pa rin. At mag-suggest kayo ng mga gusto nyo pang topic. O, para yun naman yung aking gawin sa susunod na vlog. Okay. Maraming salamat sa panonood at goodbye! Yeah.